So speaking of China, mga kababayan, kasi ito, ito syempre, ano eh, hindi naman tayo puro intriga lang eh. Syempre may good news din tayo. Pero may intriga pa din. So ito. So mga kababayan, kasi yung pinangako kasi ni Digong sa Mindanao, 'di ba? Dito ako natatawa eh. Ang sabi ni Digong, ihiwalay daw po yung Mindanao sa Pilipinas. Pero paano mo maihiwalay yung Mindanao sa Pilipinas eh yung pinangako mo ngang Mindanao Railway Project, hindi mo nga napatupad? At dito po natin nakikita, mga kababayan, kung gaano naging kiss ass, himud puwet in Tagalog, si Digong sa China. At dito po, meron pong ang pinaka nagkaroon po talaga ng epekto dito is yung Mindanao Railway Project. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kasi ngayon ang plano ngayon ni PBBM, inutusan niya na nga po itong si si Ralph Recto. Oo. Yung bagong finance secretary natin. So sabi ni PBBM, Marcos to Department of Finance, DOTR, explore funding sources for Mindanao Railway. So itong Mindanao Railway project po na to, ito po yung isa sa mga pinangako ni Digong nung siya ay tumatakbo bilang presidente. Na inabot na nga po tayo ng ilang taon, 8 taon na, at natapos na nga po yung termino ni Digong, hindi naman po kasi natupad. Kasi nga po, masyadong naghintay si Digong dyan po sa pangako po ng China. So syempre, may ebidensya tayo dyan. So ito, mga kababayan, no? Ang sabi nga po sa balita, regarding nga po dito kay PBBM, no? Sabi dito, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Wednesday ordered Finance Secretary Ralph Recto and Transport Secretary Jaime Bautista to look for creative ways to fund the stalled Mindanao Railway Project. The railway project, which would connect Davao City, Digos, and Tagum, was originally planned to be funded by loans from China. So ito yung pinangako dati, mga kababayan, ng China at saka ni Digong. At alam naman po natin, mga ka-streetwise, na yan pong nangyari po dyan is binasura din po ni PBBM. Kasi nga, ang laki po kasi ng interest na hinihingi po ng China. Ang laki. O, para syempre may ebidensya tayo dito. Kung hindi tayo puro ngawa lang, no? So, sabi dito. Okay. Okay, PBBM muna tayo. Sabi dito, I am ordering the Secretary of Transportation and the Secretary of Finance to work in tandem. So, dalawa sila, no? To explore financing sources for the 103-kilometer Tagum-Davao-Digos Railway, said Marcos in his speech during the launch of the Davao Public Transport Modernization Project. Yan. So, ito, sa di lang po kasi nakakaalam, ito ang alam ko na first phase. So, Sambuanga pala, no? So, ano to? Agusan, Davao City. So, connected General Santos to Sambuanga City. O, diba? So, maganda talaga to. So, ngayon, ang medyo nakaka-bullshit kasi dito, ang lakas ng loob na sabihin ni Digong na ihiwalay daw po yung Mindanao sa Pilipinas, eh itong pinaka-pinangako niya nga po sa mga taga-Mindanao, eh, hindi niya nga po natupad. Oh. So, ito ha, continue natin ha. So ito po, no, so magkano ba yan, no? So ito, nakuha ko to, itong statement na to from DBM, from the government, from the Department of Budget and Management. So sabi dito, no, Mindanao growth pushes with the so ito yung ano, yung 2.4 trillion infrastructure project na pinangako dapat ng China. So Jaime Bautista pa to, no? Okay. So sabi dito, no, providing updates on the major infrastructure projects in Mindanao, Department of Transportation Secretary Jaime Bautista mentioned that the 100-kilometer Mindanao Railway Project with a total project cost of 81.6 billion is currently in process of design finalization of right-of-way acquisition. Okay. He added that the Davao Public Transport Modernization Project costing 73.9 billion will be funded with the assistance of the Asian Development Bank. Okay. So, malino, mga kababayan, na yung proyekto po na yan, nung panahon ni Digong, ay 81.6
67 billion pesos. Oh. So paano kaya mga kababayan kung yung 51 billion sana ni Pulong is yung kasi 'di ba ang sabi 'di ba yung kapag regular ka lang na congressman yung nakukuha mo lang talaga dapat is at least 4 billion pinakamataas na yon. Pero si Pulong po kasi nakakuha po ng 51 billion, 52 billion na nga po eh. So sana doon po sana sa at least 40 billion sana na nakuha ni Pulong sana ginamit sana sa Mindanao Railway Project. Kasi sa ngayon mga kababayan, medyo puzzling pa po talaga kung saan ginamit po yung 51 billion. Wala pong sagot eh. Sumagot na ba si Pulong kung saan niya ginamit yung 51 billion? Yung 51 billion, wala di ba? Wala pa eh. O kung ginamit niya sa flood control, eh bakit binabaha pa rin yung Davao City ngayon? Oh. So, mga kababayan, kasi ito pa. Pakita ko sa inyo. Ha? So, yung development po kasi nito, ito ano panahon na ito ni Digong, no? Sabi dito, no? While JICA is constructing initial studies, then presidential candidate, ito, kandidato pa lang ito si Digong, ha? Presidential candidate Rodrigo Duterte supported the construction of the railway. Upon Duterte's election, he aimed to begin construction with the first phase between the cities of Tagum and Digos by 2017. Pinangako niya yan na hindi naman natupad. And opened it partially before the end of his term in 2022. So kaya nga mahal ng mga taga Mindanao si Digong eh. Diba? Isa ito sa mga dahilan na ang pangako ni Digong nung siya po tumatakbo bilang presidente, 2017 pa lang po, sisimulan na po yung Mindanao Railway Project. At matatapos po ito, 2022. So ngayon po, zero. Wala. So bakit nagkaganon? Ang tanong dito, bakit nagkaganon? Oh, sabi dito, okay. In 2018, the project initially called the Trans-Mindanao High Speed Railway was approved. So approved na dapat, di ba? And received initial funding from Congress. The rest of the funding would have come from an official development assistance or the loan from China. Oh. Pinangako rin po ng China yan kay Digong. So, after all ng mga kababayan, ng mga nangyari, na si Digong po ay nagpakagago sa China, nagpakatanga sa China, pinabayaan po yung West Philippine Sea, at kahit na nga po nung nabangga na po ng barko ng China, yung mga fishermen po natin mga Pilipino, pinagtanggol pa rin ni Digong ang China. So, yung pinangako nga po na railway project na dapat po ipopondohan po ng China, binasura din po yan ni PBBM. Binasura niya rin po yan last year. Kasi nga, binubullshit lang po talaga tayo ng China. So, para saan? Yung ginawa ni Digong na pagdikit-dikit sa China. So, mga kababayan, kasi alam niyo yung nangyari sa, ano, sa Sri Lanka, yung China debt trap, yung pinautang na pinautang yung Sri Lanka, tapos ang ginawa ng Sri Lanka, kinurakot lang yung pinautang, nakapagpatayo naman sila ng mga infrastructure, yun nga lang, nabaon sa utang yung Sri Lanka. So nagpatayo sila ng isang port na wala namang ekonomiya. Isang port na ano, isang pier sa bandang south na wala namang ekonomiya. So ngayon, problemado ngayon yung Sri Lanka kung paano nila babayaran yung utang nila sa China. So ang nangyari noon, kontrolado ngayon ng China yung economy ng Sri Lanka. So, ganun, di ba? Oh. And then, ito pa. Ito, galing ito sa Banner News. Kung gaano kalaki yung hinihingi ng China dito, no? So, sabi dito, no? Okay, the US 1.5 billion first phase of the Mindanao Railway Project is now dead. Di ba? So, una po kasi talaga, yung talagang nangako po talaga na ipapatayo po talaga yung Mindanao Railway Project dapat dyan is dapat po Amerika dapat. So, nagkaroon na nga po ng unang usapan na $1.5 billion para po ipatayo po yung Mindanao Railway Project. Yun nga lang po mga kababayan, kinansel po ito ni Duterte. At dun po siya pumunta sa China na malaki po yung tubo. Ito para mas malinaw, basahin natin ito ha. The US 1.5 billion first phase of the Mindanao Railway Project is now dead. In this track after Manila announced last month
that it had canceled a Chinese loan deal for it, citing Beijing's long time inaction on Philippine funding request. The finance department also said that Beijing was asking for interest rate higher than 3%, terms that were unfavorable to Manila. Oh. So ang laki pong inihingi po ng China. Ang laki pong interest niyan. Oh. And then mga kababayan kasi, so anong nangyari ngayon diyan nung last year, ito na 'yung nangyari last year. Philippine drops loan for Mindanao Railway. Kasi nga po sa sobrang taas nga po na interest po na hinihingi nga po ng China, binasuran na po ito ni PBBM last year. Oh. Ang sabi kasi ng mga DDS, ito nung lumabas tong balita na to, ang sabi ng mga DDS kasi na kita nyo, lalong-lalo na si Sas, tsaka si Sas lang pala, si Bebe Labis. Sabi ni Sas, kita nyo, oh, inalis ng China yung Mindanao Railway Project kasi inaaway natin regarding sa West Philippine Sea. Bobo eh. Pero ang katotohanan nun mga kababayan, ang Pilipinas po yung umalis. Ang Pilipinas po yung tumanggi na ipagpatuloy po yung loan dyan po sa China. Na ngayon po, ito po ngayon ang tinatrabaho po ngayon ni PBBM. Oh. So mga kababayan, ito yung nangyari last year. Oh. Philippines infrastructure cooperation with China is starting to show cracks under Marcos administration as the Philippines withdrew the proposed first railway system in Mindanao from Beijing's portfolio. Oh. Tayo yung umalis. Sabi dito, in a letter, the Department of Finance informed Chinese Ambassador Wang Zilian that it is pulling out the Philippine request for official development assistance, yung ODA nga, yung binanggit ko nga po kanina na pinaboran po ni Duterte yung ODA. Okay? From Beijing for the 83 billion Mindanao Railway Phase 1. As discussed with the Department of Transportation, the government of the Philippines is no longer inclined to pursue the Chinese ODA financing for the Mindanao Railway Project Phase 1 Tagum Davao Digos segment, the letter said. So sumulat po pala si dating secretary ng finance na si Jokno na tayo yung nagwi-withdraw. Oh. And then, sabi dito, the letter signed by Finance Secretary Benjamin Dojokno made no mention of why the DOF is withdrawing the application for the loan. Yan. So wala naman palang binanggit kung bakit. Apart from this, the government is planning to pull out the Philippine National Railway South Long Haul from China fold. So ito rin po nangyari din dito. So pati rin po yung pagpondo po dapat po sa Philippine National Railways po sa bandang south ata, no? Kinansel na rin pula last year yan. So ngayon mga kababayan kasi, ang tanong dito, sino yung posible na magpondo? Kasi ngayon, di ba, pinaghahanap ngayon ni PBBM si Ralph Recto at saka yung DOTR kung sino at kung paano popondahan yung Mindanao Railway Project. So, ang unang-una ko po kasi pwedeng posibleng makita natin dito, yung Amerika kasi. Yung Amerika, ito bago lang to, no? Noong January 3, 2024, no? US willing to invest in Mindanao Railway Project Envoy. Sabi nga po na Envoy. Yung mismong tauhan natin sa Amerika. Na willing po yung Amerika na i-invest or mag-invest sa Mindanao Railway Project. So, okay ba sa inyo yon? Amerika. Di ba? So basahin natin to, ha? Sabi dito. Okay. Oh, the United States has offered to support the stalled Mindanao Railway Project, Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez said on Wednesday. So ito bago lang to. Ngayong taon lang to, nung January lang to na nagpaparamdam po yung Amerika na ipagpatuloy nga po yung Mindanao Railway Project po na yan. And then mga
bayan, bukod po sa Amerika, posible din po yung Japan. Oh. Ito, kailan ba to? Last year lang din to eh. Japan seen as Mindanao Railway Project fallback sponsor. Okay? So, ito sabi naman ito ni Johnny Pimentel, no? Oh. Johnny Pimentel sees the Japan International Corporation agency, yung JICA. Diba? Sa tingin ko naman, mga kababayan, mas katiwa-tiwala naman siguro yung JICA kaysa Oda. Mamili kayo, JICA o Oda? Diba? Oh, as the logical fallback funding source for the construction of the massive Mindanao Railway Project after the Philippine government back out from loan negotiations with China, our sense is Japan is our best recourse, considering that JICA is already helping our Department of Transportation in modeling our 30-year railway master plan for Metro Manila, Central Luzon, and Calabarzon. Pimentel, a member of the House Committee on Flagship Programs and Project, said statement on Thursday. So kasi mga kababayan, di ba alam naman po natin na yung ano tawag nito? Yung subway diyan po sa Maynila, JICA po yan, JICA. At ang tanong kasi dito mga kababayan, sa dinami-dami po kasing pinangako ng China na papondohan, ilan lang po ba yung natupad dito? Actually, di ba na-content natin nung nakaraan na dyan nga po sa 119 na built ni Duterte, ang natapos lang po dyan is yung 19 lang ata o 12. Nakalimutan ko na, na-content ko na yan eh. So, kasi yung mga kababayan, sobrang talino talaga ni Duterte eh. Diba? Sa yung build po na yan ni Duterte, isa po yung propaganda. Sa 100 nga po na yan, wala pa pong 10% po yung natapos dyan. So, ang ginawa ngayon ni Duterte noon, nung panahon niya, inuna niya yung mga malalaking project para makita ng tao. Oh, may ginagawa. Oh. Pero ngayon mga kababayan, yung mga hindi po natapos ni Digong noon, 'di ba? At yung di rin nasimulan ni Digong noon, tatapusin po, gagawan ng paraan ni PBBM, at isa na nga po dito, yung Mindanao Railway Project. 'Di ba? So kayo 'di ba? Kayo ba pabor ba kayo dito na diyan po sa 623 po na nanonood, pabor ba kayo dito na ipagpatuloy yung Mindanao Railway Project na pinangako ni Digong nung siya ay tumatakbo bilang presidente na hindi natupad? At saan kayo mas okay? Diyan po sa China, diyan po sa Japan, sa Amerika, or maghanap pa ng iba? Kasi yung Mindanao Railway Project po na yan kasi mga kababayan, hindi naman po kasi lahat yan is pupondohan ng ibang bansa or mag-invest ng ibang bansa. Meron pa rin po kasing parte yung gobyerno dyan, maybe 30% or 40%, na ang gobyerno ng Pilipinas mismo ang pupondo. Yun. So, pag-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you po mga kababayan. So, dyan po sa 643 po na nanonood, maraming salamat po sa patuloy po na mag-suporta.